Yeah, so ayan po, ano, good day, welcome back to our channel, and if you're new, please do like and subscribe, hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong upload. So, yeah, today, pag-usapan ulit natin si remote task. Ang dami kasi nagtatanong regarding sa remote task. Yung iba kasi, ano, sabi nila, tapos na doon sila mag-training, and yet, hindi pa rin sila nakakatanggap ng project. So, sasagutin natin yan, pero yan, ito po yung kinita natin, $10.56, so roughly nasa 570. So yung question nyo regarding sa task, so punta muna tayo sa training, post ko lang saglit. So yeah, matagal nag loading yung ano training, so punta muna tayo sa dito sa eto sa dashboard. So sa dashboard, ito yung mga ano task or project. So pwedeng pag makita mo to, pag visible na to sa dashboard mo, so pwede mo na siyang i-take or pagkakitaan. Click mo lang itong start tasking, tapos you're good to go. Pwede ka nang kumita diyan. Pero kapag wala pa to sa dashboard mo, walang lumalabas na ganito, meaning hindi pa tapos or hindi ka pa nakapag-take ng training. So once nakatapos ka na ng training kahit isa dyan, so antayin mo lang na may lumabas sa dashboard mo na ganito, kasi ito na yung project na ibibigay sa'yo ng remote task to start. Kung ano man yung nakuha mo sa training, i-a-apply mo na dito yan and start ka ng kumita dito, no. So ito sa akin dalawa, pero hindi ko green na grab itong ano Meerkat, kasi nga masyadong personal yung details or yung task dito. So masyadong parang ano, for me sounds fishing yung style nila dito sa Meerkat. So hindi ko na lang siya green up, hinayaan ko na lang siya diyan na ganyan. So may mga ganyan, minsan nag-i-email si Remote Task na may mga project silang upcoming, nag-i-email sila sa iyo, tapos pag nag-reply ka sa email, nag-fill up ka ng form, so ito lalabas na to. Actually ito, nag-fill up ako ng form nito, pero hindi ko expect na masyadong personal yung mga details na kinukuha ng project na to, kaya hindi ko lang siya green up, kasi dito pati fingerprint ata visible dapat sa picture, kasi magtitake ka ng picture sa cellphone mo dito, tapos isesend mo sa kanila, tapos selfie mo, yung selfie mo naman parang isusukat nila yung ano digital helmet sa ulo mo sa selfie mo, so parang naging ano model ka ng helmet nila. Ayan, ito helmet kasi yung product nito, so yun yung ano nila yun yung parang gusto nilang mangyari. So malaking bigayan dito, nasa 2.50 per task. So merong apat, so nasa ano na yon, sa pesos 540 agad, 540 isang project lang. So ito, so hindi pa kasali itong sa Snowberry. So kung may lumabas na task sa inyo dito, pag natapos na nyo na yung training, so punta muna tayo sa training, post ko lang saglit. So yan, ito yung training dito. So training center. Pag natapos nyo na ito mga available training dito, like itong Pancake Astronomy sa transcription, sa dito yan sa ano ata eh, dito, ayan. So maraming category yan. Merong data collection, yun yung parang sa Meerkat ito. Tapos content language, ito yung typing job, pero walang available kasi nga naka gray yung ano, naka gray yung text. So pag ito naka itim, meaning merong project existing na project dyan. So dito kayo mag-grab ng training sa mga ito, mga ganito, kasi may existing na mga project dito na itong Mousecat, ito yan. So may mga existing project dyan na ipamimigay si Remote Task, pero
antay nyo lang na pumasok siya sa dashboard nyo. Kung hindi siya pumasok sa dashboard nyo, might as well hanap na lang ng ibang ano, ibang kagaya ng remote task na pwede nyo pagkakitaan. Actually, meron sa ano sa anong website ba yun? Kalimutan ko eh. Rapid Worker ata. Rapid Worker. So, mga ano din yun, mga micro workers na project. So, parang ganito din sa remote task din. Pero yung malaking bigayan kasi dito kay remote task si ano, LiDAR annotation at ano, LiDAR segmentation. So, for now, wala pa silang project ngayon kasi hindi naka-highlight yung text ng 3D LiDAR. So, meaning walang project pa ngayon. So, pag nagkaroon ng project yan, lahat ng mga nag-take ng LiDAR training, mabibigyan ng task sa dashboard nila. So, kung nag-training ka ng LiDAR, so, makakakuha ka ng portion ng project. Kasi yung, sabi natin, yung isang buong project, gagayatin yan sa maraming tasker. So, hindi lang ikaw yung mabibigyan. Actually, marami kayo. So, sa isang buong project, 100% na project, sabi natin 1% sa'yo, tapos 1% sa iba, so, and etc. So, ibig sabihin nun, hindi lang ikaw talaga yung mabibigyan. Pero yung bigayan sa 1% na yan, kasi since LiDAR yan, malaki yung bigayan dyan sa LiDAR. Minsan nga, umabot pa yung 20,000 yung iba dito to 75,000 yung mga nagtitik ng LiDAR. Kasi mahirap kasi itong LiDAR na project. Kasi AI tool ito ng tawag nito, parang sa Tesla na sasakyan. So AI tool ng Tesla to na pwedeng mag-drive na yung kotse without human driver. So meaning AI na yung nagda-drive. So yung in-input sa AI is galing dito sa LiDAR annotation and LiDAR segmentation. So tayo yung gumagawa sa trabaho ng AI, then pag na-input na yan sa AI, i-execute na lang ng AI yan para automatic na tatakbo na yung kotse ng Tesla. So parang ganito lang dito sa LiDAR. So parang dito sa video annotation, parang ganito, ayan o. So dinidetect ng nadidetect ng AI yung mga object kasi nga tayo yung gumagawa or nagbabox ng mga object and nagle-label tayo ng object kung anong object ba yan, kung sasakyan yan. So pag na-read ng ano yan ng AI, so meaning merong sasakyan sa harap niya or sa gilid niya, sa likod mayroong tao sa gilid, may tao sa likod. So lahat ng mga object na nakikita niya 360 is nadidetect ng AI tool. So, kaya mahal yung bigayan sa LiDAR. Pero dito sa mga image annotation, segmentation, video annotation, medyo ayos lang din dito. Nasa $1 ata araw yung per ano dito, per task. Tapos yung per task medyo matagal tapusin. Pinaka mabilis gawin yung mga ito dito sa content language, transcription, and dito sa mga ganito. Kasi mababa bigayan dito pero mabilis tapusin. Ang downside lang dito sa LiDAR, aabot ka ng ano, 1 day ata or 8 hours, to depende sa paano, sa bilis mong mag-task dito sa LiDAR. So depende kasi mahirap din yung task dito. Pero yun nga, malaki yung bigayan dito sa LiDAR. Compared dito sa content language, ito mga basic lang to, kahit siguro mga high school graduate kayang gawin tong ano, content language and data collection, transcription. Ang medyo mahirap na dito sa 2D and 3D. Ito medyo complex yung mga task dito. So, kunin nyo lang yung ano, kunin nyo lang yung task na gusto nyo, yung angkop sa panlasa nyo na yung tipong hindi ka napipilitang gawin yung task na to kasi nga may pera. Hindi, wag nyo kunin yung task na yan or yung project or training na yan kung hindi nyo naiintindihan yung or hindi nyo trip yung training or yung trabaho na ano meron dyan. Kasi kung hindi nyo naiintindihan tsaka hindi nyo trip yung task or yung project, magiging ano ka, unproductive.
kapag kinuha mo yung training tas di mo pala trip. Kagaya nitong ano, itong video annotation. So medyo trip natin 'yan. Kaso nga lang medyo mahirap din kasi frame to frame kasi yung ano nito. Frame to frame yung binabox mo dito. So medyo mahirap siya. Pero malaki din bigayan dito. Pero kung trip mo mabilisan, pwede ka dito sa transcription, content language, and dito sa generic data collection. Kaso wala pang mga project na existing ngayon, no. Medyo matumal si ano ngayon, si Remotask. Matumal siya ngayon. So yeah, di rin natin sila maano kasi nga wala pang project siguro na pumapasok sa website nila. So pag may project na pumasok sa website nila, i-disburse nila yan sa mga tasker nila. So pag may pumasok na project, si-send nila ng email, mag-send sila ng email sa'yo. Actually, naka-receive ako ng email regarding kay Snowberry din. So 75% daw ng task i-send nila sa akin, pero parang ano, hindi ko na trip si Snowberry kasi nga yung mga nagre-review, tatlong portion ng review. Pag nagre-review kasi sila, ang ginagawa ng reviewer ganito. First reviewer ako, which is me. Second reviewer, pino-forward yung trabaho ko sa second reviewer, tas minsan pumapasa. Then pag forward sa third reviewer, binabagsak. So sabi ko, puta yan, nasa ayos to ah. Tas minsan dito sa first reviewer tayo, ako. Tapos pagdating sa second reviewer, bagsak na ako. Tas pino-forward pa yan sa third reviewer, bagsak din. So doon ako parang ano, nainis kasi alam kong tama yung review ko eh, pero minamali nila. So yeah, di rin natin kayang i-contest or file ng petition yung error ng reviewer kasi nga remote lang din naman itong project natin. So yan lang muna, no. Kung may added question kayo, comment na lang sa comment section at i-follow up na lang natin yung sagot niyan. For the meantime, yun lang yung gawin nyo. Take lang kayo ng training sa 2D, sa transcription meron madami dito. Take nyo lang tong training. Ito, marami dito, Appeal Army, Club Classification Merge. Tapos pag natapos nyo na yan, antayin nyo na may pumasok na project. Like ito si Pancake Astronomy. As of now, siguro wala pang project to, pero mayroong training. So siguro expect ng website na may papasok na mga ganito. Kahit isa dito. So pag may pumasok na project, syempre, i-disburse nila ganyan. So kaya existing yung training kasi alam siguro nila na meron talagang magtatapon ng project dito sa loob ng Remotask. Pag nagkaroon na sila ng project, syempre si Remotask maghahanap ng tasker yan. Tapos pag nakahanap na ng tasker si Remotask, aantay niya na lang yung trabaho ng tasker. Tapos pag na-receive niya na nila, i-forward nila yan sa may-ari ng project. Tapos yung may-ari ng project magbabayad kay Remotask. Then si Remotask magbabayad sa inyo. So parang ganyan yung sequence ng transaction. So yan, yan lang siguro, no. Ano pa bang kulang? Sige, yan lang muna siguro for the meantime, and hoping na nakatulong tayo sa nanonood at sa mga nagtatanong. Ayun, kunin nyo lang yung mga anong trip nyo. Huwag nyong kunin lahat kasi ma-overwhelm yung brain nyo niyan eh. Kasi sa sobrang dami ng sobrang dami ng training, tas wala pang project na or task na pumapasok sa dashboard nyo. Pero magiging kanya niyan. Parang tatama rin kayo pag kuha kayo ng kuha ng training tapos walang pumapasok na project sa dashboard nyo. Kunin nyo lang talaga yung trip nyo, pasok sa panlasa nyo, trip. Kasi may mga project dito na yung para sa'yo talaga. Tipong
pag open mo pa lang, maiintindihan mo na agad, di na ano, di ka na magtatagal sa pag ano, pagbasa ng instruction, kasi alam mong para sa iyo 'yan, kasi naiintindihan mo agad eh. Yung iba kasing training dito, hindi naiintindihan ng iba, pero pag yung iba na pag open pa lang nila, first time nilang na open 'yan, then ang bilis nilang natapos yung training, meaning sa kanila talaga 'yan, kasi fit yung ano, knowledge nila doon sa project na 'yon. So 'yun yung style dito. Kung hindi nyo trip, huwag nyo kunin, kasi pag kinuha nyo, bababa din yung ano niyan, yung performance sa remote task. Parang ano, parang badge, bababa yung badge mo, kaya ka siguro hindi nakakatanggap na ng project, kasi nga puro mali-mali yung mga sinisend mong review sa project ng unang nakuha mo. So pag tinuloy-tuloy mo yan, malamang sa malamang hindi ka na makakakuha ng project. Parang existing na lang yung account mo, pero hindi na nagtatapo ng project sa'yo si Remotas, kasi nga puro mali-mali yung ano mo, trabaho mo. So yan lang muna, and peace and out, and chill.